Gusto mo ba na maging matalino ang iyong anak? Gusto mo ba na maging magaling sa school at mataas ang grades? Well, posible yan. Kami ay nag-research ng mga paraan para tumalino ang iyong anak na may pakuweba ng science. Tara na't ating alamin ang mga paraan upang tumalino ang baby sa sinapupunan, baby hanggang 3 years old, at mga batang 4 years old pataas. Bawat age group ay may iba't ibang technique at ways. Let's start! Paano tumalino ang pinagbubuntis? Simulan natin kung paano tumalino ang baby sa sinapupunan. Pwede ka nang gumawa ng ways na talaga namang makakabuti sa memory ni baby. Apat na itlog araw-araw. Ayon sa pag-aaral, ang mga buntis na kumakain nang aabot sa apat na itlog kada araw ay may malaking chance ang magkaroon ng anak na may mataas na IQ. Ang itlog ay naglalaman ng mataas na level ng choline na tumutulong sa mga sanggol para sa kakayahan nilang makapagproseso ng memories at information. Hindi ito imbento dahil ayon sa research ng Cornell University, ang mga baby ng mga buntis na kumakain ng itlog araw-araw ay mas mabilis magproseso ng impormasyon kumpara sa mga baby na hindi nag-itlog daily ang mga mommies. Disclaimer lang na bago mo gawin ito, magtanong muna kay Doc kung okay ba sa iyo ito. Magpatugtog ng classical music. Noong 1993, ayon sa isang medical journal, ang Mozart effect o yung magpapatugtog ng classical music ay nakakatulong magpataas ng IQ ni baby. Pwede mo ilagay ang speaker sa iyong tiyan sa tamang volume at mag-relax. Uminom ng folate vitamins. Bukod sa masusustansyang pagkain, huwag dapat mawawala ang folate o yung B vitamin folic acid. Nakakatulong ito para sa healthy brain cells. Kapag pinanganak na ang iyong baby, marami ka na ding pwedeng gawing paraan para tumalino ito. Narito ang mga ways para tumalino ang baby, edad 1 month hanggang 3 years old. Eye to eye contact. Ang eye to eye contact ay isang mainam na paraan upang mahasa ang kaalaman ng iyong mga anak. Ayon sa Psychology Today, ang eye to eye contact ay isang critical na bahagi ng pag-enhance ng kanilang voluntary movements at nakakatulong sa pag-improve ng kanilang pangkalahatang memorya. Oatmeal. Kung maaari, madalas pakainin ng oatmeal ang anak. Napakaraming nutrients nito, lalo na paghaluan mo pa ng prutas. Ang oatmeal ay may essential B vitamins, vitamin E, at zinc na pampatalino. Avocados. Bukod sa napakasarap na, puno pa ng masustansyang bitamina ang avocado. Meron din itong unsaturated fats, B vitamins, at oleic acid na saktong-sakto para sa nerve cells sa brain. Laging kausapin. Napakalaking tulong ng laging kinakausap kahit baby pa lamang. Mas napapabilis ang progress ng kanyang mental maturity at marami pa itong benefits. Gawin itong madalas. Halimbawa, habang pinapalitan mo ng diaper si baby, kwentuhan mo siya at ipaliwanag mo kung anong ginagawa mo. Sa pamamagitan nito, hindi lang napapalawak ang kanyang bokapularyo. Natutulungan mo rin siyang masanay at maintindihan ang konsepto nito. Bilangin ang kahit na ano. Ang pagbibilang ng malakas ay katulad ng pagbibigkas ng mga bagong salita na nakakapagpalawak ng bokabularyo. Kapag ito ay patuloy na ginagawa sa pamamagitan ng pagbibilang ng iba't ibang bagay, kagaya ng mga laruan, matututunan ng inyong baby ang konsepto ng pagbibilang ng mas maaga. Makipag-peekaboo. Kapag nakikipaglaro ng peekaboo o eat bulaga kay baby, itinuturo mo sa kanya ang basic na konsepto ng object performance. Sa karaniwang pananalita, ito ay ang ideya na ang isang bagay ay patuloy na umiiral kahit na hindi inaobserbahan sa pamamagitan ng isang tao o ng isang bagay. Para naman sa edad 4 pataas o yung school year age,
may mga napaka-epektibo na mga paraan pampatalino na kailangan mong gawin sa anak mo. Ipatry ng musical instruments. Ayon sa pag-aaral, ang mga batang gumagamit o nag-aaral ng musical instruments ay mas malakas ang memorya kumpara sa mga hindi. Ito rin ay nakakapagpataas ng IQ. Papiliin mo na ang anak mo kung ano ang gusto niyang matutunan. Kung gusto ba niya ng maggitara, piano, violin, at iba pa. Puzzles at mazes. Ang batang mahilig sa mga puzzles at mazes o yung iba pang activity na visuospatial reasoning ay makakatulong upang tumaas ang IQ ng iyong anak. So instead na laruan ang madalas bilhin, why not mga puzzles at board games? Madalas na pagbabasa. Kung ang bata ay laging nagbabasa instead of TV o cellphone, mas malaki ang tsansa niyang maging mas matalino. Mas epektibo din daw ito kung kasama ng magulang ang bata habang nagbabasa ng libro. Habang hindi pa marunong magbasa ang bata, kailangan naman basahin ng magulang ng malakas upang matulungan ang bata. Kailangang mag-explore. Kung ang bata ay laging nasa bahay lamang, ay nalilimitahan ang kanyang development. Kung gusto mo na mas tumalino ang iyong anak, kailangan niya ng pasyal sa mga zoo, parks o kahit anong lugar kung saan marami siyang matututunan. Kahit simpleng lakad lang sa labas ay pwede mong ituro ang mga iba't ibang makikita, gaya ng mga halaman at hayop. 8 oras na tulog. Hindi pwedeng bumaba sa 8 oras na tulog ang mga bata. Ang edad na ito ay nangangailangan ng sapat na tulog para sa brain development. Makakatulong din ito para maging alert at makapag-isip ng maayos ang ating mga anak. Gatas na may DHA. Bukod sa napakasustansya ng gatas, makakabuti rin kung ang araw-araw na kanyang iinumin ay yung may DHA. Ang DHA ay kabilang sa omega-3 fatty acids. Ito ay nakakatulong ng husto sa brain development. Take note na mas mahal ng kaunti ang mga gatas na may DHA. At pwede mo rin ito painumin habang sanggol pa lang ang iyong anak. Tandaan na ang pinakamahalaga ay hindi ma-pressure ang anak pagdating sa pag-aaral. At kung bata naman, sa pagtuturo ng mga bagong bagay. Hayaang natural na maging interesado ang bata sa mga bagay sa paligid, lalo na sa karunungan. Iba-iba din ang mga bata, kaya dapat hindi masyadong mag-expect ang mga magulang sa kanilang mga anak. At ang pinaka-importante syempre na ma-develop ay ang magandang ugali at hindi lang puro talino. Ang mga tips na ito ay para lamang makadagdag ng tsansa na maging matalino ang inyong mga anak. Sana ay nakatulong kami sa inyo. At sana gawin natin ang lahat ng ito upang makatulong na tumalino ang ating mga anak. Kung nagustuhan mo ang aming video, just hit the subscribe button. Thank you for watching!